Hello guys, bagong lahat, syempre batiin na natin si James ng Giginto Bulacan sa kanyang Blue Red TV, yung YouTube channel niya. Syempre si Dimac, Dimac Vlog. Chong, papunta muna tayo sa Weltec, Pampanga. Maghanap tayo ng big bike, baka next year makabili tayo, maipambili tayo ng big bike. Ngayon pa lang maghanap na tayo kung anong magandang big bike. Maganda rin siguro second hand eh, para mas mura siya. Tira mo lang naman gagamitin, pero ako parang gagamitin ko yun parati. Ang target natin na bike ay sports bike, kaya lang tingnan din natin yung ibang bike dito sa Weltec. Baka may magustuhan tayo na pag-iisipan pa naman natin ng isang taon. Sigurado yan pag bibili na tayo, siguradong sigurado na tayo sa decision natin. Hindi na tayo magdadalawang isip. Nag-positive sa COVID yung isa nating kaibigan. Nag-post siya sa Facebook. Sabi niya, on the way sa quarantine facility, please pray for me. Hindi ko naman alam kung anong sasabihin ko. Hindi mo naman pwedeng ilike yung ganun na, no, na post, di ba? Paano mo ilalike yun? May sakit nga siya eh. Positive siya. Tapos naisip ko, dapat malakas yung loob niya. Ang unang pumasok sa isip ko, stay positive. Stay positive. Yung di ba pag ano, stay positive dapat, hindi ka mawawala ng panghina ng loob. Eh pero pag positive ka sa COVID, hirap sabihin nun, stay positive. Kaya get well soon na lang yung nilagay ko na comment. Okay guys, nandito na tayo sa Weltec. Ano kaya ang unahin natin? Unahin natin siguro Excuse me po. Bawal dito magkano yung U-turn. Bawal din. Double yellow. Eh paano tayo pupunta dito? Unahin natin Kawasaki. Ito na lang tayo. Hello guys, unahin na natin itong KTM. Tingnan natin yung mga big bike na nila dito. Unahin na natin itong 790 Duke. Ang selling retail price nila ay 649,000 pesos. Pero ito yung made in Austria nila. Yung local made nila, ang cash nun ay 599,000 pesos. Pares din lang yung na motor. Kaya lang, made in the Philippines siya. Kung mag-installment naman tayo, ang down payment niya ay 229,000 pesos, 564. Sa monthly amortization niya, sa 12 months, 39,505. Sa 24 months, 22,335. Sa 36 months, 16,212. Saka sa 48 months, 13,300. Ito naman yung Adventure 390 nila. Ang cash price niya is 309,000 pesos. Kung mag-installment tayo, yung down payment, 90,477. Monthly amortization niya sa 12 months ay 24,072. Sa 24 months, 13,772. Sa 36 months, 10,339. Saka sa 48 months, 8,622. Ito naman yung kanilang Duke 390. Yung cash niya ay 289,000. Kung mag-installment naman tayo, yung down payment niya ay 85,351. Ang monthly amortization niya sa 12 months ay 22,579. Sa 24 months, 12,946. Sa 36 months, 9,735. Sa 48 months, 8,129. Ito naman yung kanilang Duke 200. Ang motor ni James ng Giginto Bulacan. Kung ika-cash mo siya, 169,000 pesos. Kung mag-installment naman tayo, ang down payment ay 51,891, saka yung monthly amortization sa 12 months, 13,619, sa 24 months, 7,986, sa 36 months, 6,108, saka sa 48 months, 5,169. Ito naman yung kanilang RC 390. Yung cash price niya ay 300,000 pesos. Kung mag-ano tayo, mag-installment tayo, ang down payment niya ay 88,005 pesos. Saka yung monthly amortization niya sa 12 months,
23,400. Sa 24 months, 13,400. Sa 36 months, 10,067. Saka sa 48 months, 8,400. At ito naman yung kanilang SuperDuke 1290R. Ang cash price na ay 1.3 million. Hello guys. Dito na tayo sa Kawasaki nila. Tingnan natin kung ano yung mga ano nila dito, mga motor nila, mga big bike nila. Unahin natin tong CH2 nila. Yung cash nila, 890,000 pesos. Pag mag-installment tayo, yung down payment, 244,091. Ang monthly amortization niya sa 12 months, 66,886. Sa 24 months, 37,219. Sa 36 months, 27,333. Sa 48 months, 22,386. Dito naman tayo sa Ninja 1000 SX. Kung cash siya, 696,000. At kung mag-installment tayo, yung down payment, 191,473. Sa 12 months, ang monthly amortization niya, 52,133. Sa 24 months, 28,933. Sa 36 months, 21,200. Saka sa 48 months, 17,333. Ito naman yung Ninja 650. Kung kukuhanin natin siya ng cash, 433,500. Kung installment naman, ang down payment niya ay 123,523. Ang monthly amortization niya sa 12 months, 32,848. Sa 24 months, 18,398. Sa 36 months, 13,582. Saka sa 48 months, 11,173. At ito naman, nakasiksik nila sa dulo, ito yung cream of the crop nila, yung CX25R. Kung cash natin siya kukunin, 410,000 pesos. Kung mag-installment tayo, ang down payment, 117,352. Ang monthly amortization niya sa 12 months, 31,122. Sa 24 months, 17,455. Sa 36 months, 12,900. Saka sa 48 months, 10,622. Ito naman pala yung kanilang Z900 RS Cafe. Kung cash mo siya kukunin, 642,000. Kung mag-i-install tayo, 178,000 yung down payment. Yung monthly amortization natin sa 12 months, 48,166. Sa 24 months, 26,766. Sa 36 months, 19,633. Saka sa 48 months, 16,066. Okay guys, galing tayo sa Welltech Pampanga. Ang inuna muna natin yung KTM saka yung Kawasaki. Next time na natin puntahan yung Suzuki kasi alas 12 na. Okay na tayo. Kaya na tayo. Time check, anong oras na ba? 12:10. April 20, 2021. Upload lang tayo ng upload. Kailan kaya tayo? Ano kayang maganda dito sa buhay natin? Wala tayong... Hindi, makaka-review tayo ng maganda. Magre-review tayo ng isang magandang review. Kaya lang, wala tayong mare-review. Ang maganda kasi, meron bagong motor na pinagkakagulo ng lahat. Tapos meron ganun. Sigurado yun, papanuorin nyo yun. Ganun yung sistema natin. Ganun yung content natin. Pero pag ganito, ewan ko lang kung manonood kayo. Pinipilit ko lang. Ang ginagawa ko, sinishare ko sa group. Sa Facebook, kaya marami akong views sa Facebook kahit nasa ano ba yung ano Doberman page tayo sa mga aso, pinupost ko yung moto vlog natin doon. Nandito na tayo ngayon sa may All Days Sharp Supermart. All Days Vista Mall to. Ingat tayo sa daan, chill lang mga dudes. Ganda ng daan dito, inaspal to, smooth na smooth. Shoutout nga pala kay Jabs sa kay Mark ng Masantol, Pampanga. Siyempre, shoutout natin si Gabriel. Gabriel, PH. Dito na tayo dumaan. Palengke ito eh. Uy, okay yun. Hila ng motor niya. Tricycle. Okay, top speed. Ah, joke lang. Madaming sasakyan ngayon. Hindi tayo pwedeng mag top speed dito.